Hello guys! Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, I'm Albert. At mag-unbox tayo ng DJI OM4. Let's start! Ito na siya guys. In order ko to sa Kupang, bali kakarating lang nito. Excited na ako kasi ngayon lang ako magkakaroon nito. Ngayon ko lang makikita, saka mahawakan ng personal. I decided na bumili nito kasi nga para gumanda at maging smooth yung video ko. At saka makagawa na rin tayo ng mga cinematic video like a pro. Pero yung main reason kung bakit ako bumili ng gimbal ng DJI OM4. Kasi nga nung nag-shoot kami ng tropa, yung last video na ginawa namin, yung motivational message ko no, ginaya lang namin si Asian Cutie. Hirap na hirap siyang maging smooth yung video namin kasi nga phone lang, wala kaming stabilizer na ginagamit. Although yung mga smartphone naman, meron naman silang built-in na stabilizer. Kaso hindi sapat yung never enough. Ha? Ano yun? Si Asian Cutie kasi nahawa na tuloy tayo. Medyo nahirapan din siya kasi pasmado na natin yung tropa ko na yun eh. Pre, shoutout sa'yo. Okay. Buksan na natin to. Ito na siya guys. Ang ganda oh. As you can see, nakasilb pa siya. Nakalagay dito sa sa pinaka back niya. Create magnetic moments. Tapos yung sa prod, DJI OM4. Ang ganda. Tanggalin na natin yung plastic. Buksan na natin guys. Nakalagay siya ay create magnetic moments. Yan, ito yung unang box. Dalawang box kasi SS. Dalawang box. Ang laman ng unang box, meron siyang bag. Tapos strap. Tapos ito accessories ata ito para sa paglalagay ng ring. Ring mount dun sa likod ng phone. If ever na gusto nyo gamitin yung ring. Pero ako, ito yung gagamitin ko yung clamp. Tapos meron din siyang manual. Pagkakakapal-kapal na manual. Hindi naman tayo nagbabasa nito eh. Kaya tabi lang muna natin to. Ayan. Ring. Tapos ito na yung main box. Nandito na yung maganda. Meron siyang tripod. Ayan. Kapag gusto nyo mag-shoot ng kayo lang mag-isa, isiset nyo lang na ganyan. Diba pag wala kayong kasama? Siyempre, mag-isa wala kayong kasama. No? Tapos meron ding USB cord. C-type siya. Yung niya. Tapos ito na nga yung clamp. Dito natin lalagay yung phone. Tapos meron siyang para sa mga maninipis na phone, lalagay nyo lang siya dito. Yan. Para maging fit sa clamp yung phone. Kung makapal naman yung phone yun, hindi nyo na siguro kailangan ito. Tapos nadito na tayo sa main event. Jaran! Ito na yun. Ganda oh. Kung makikita nyo, ang liit niya lang oh. Talaga ang sarap niya gamitin. Halos kasing laki lang ng palad ko. Oh. Ganda. Oh, medyo may kamahalan nga lang to. Almost 6,000 plus din pag kinonvert natin sa pesos. Kasi nasa 143,000 won to dito sa South Korea eh. Sa Kupang. Nag-check ako sa Shopee. Nasa 6,500 ba? May 6,500, may 6,900. Yun ang price niya. Halos same lang din naman dito. Same lang din yung price. Try natin ikabit itong sa phone. Try natin ikabit yung phone sa clamp holder. Yan na, ganyan siya.
Nakalagay dito kung saan nakatapat yung camera. Ay, mali ata. Mali pala. Nakalagay kung saan nakatapat yung camera. Doon natin isiset. Kasi, hindi kasi nagtitingin. Tapos, magnetic nga to. Tingnan natin kung gano'ng kalakas yung magnet niya. Yan na! Ganto siya, guys. Lalagay lang natin dito. Lakas ng magnet. Kapit na kapit. Ganda niyang gamitin, no? Pag-aaralan ko pa ito kung paano gamitin. Next video, yung review naman ito ang gagawin natin. Kung gano'n nga ba talaga kaganda tong stabilizer na to. Kung magiging smooth ba yung mga next video natin. Papakita ko sa inyo. Doon na natatapos yung ano natin. Unboxing. Tanggalin na natin. Okay guys, kung nagustuhan yung video na to, please like and subscribe para updated kayo sa mga next video ko. Bye bye! Stay safe!